Hi guys and welcome back sa video natin. Ngayon pag-uusapan natin ang kwento ng kilabot na si Nardong Putik. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Leonardo Manesha o mas kilala sa tawag na Nardong Putik. Ang ating bida ay ipinanganak noong 1923 sa maliit na bayan sa Dasmariñas, Cavite. Ang mga magulang niya ay may pangalang Juan at Arcadia. Sa buhay nilang mag-asawa, ang kanilang anak na si Leonardo lamang ang kaisa-isahang nagbibigay sa kanila ng rason para mabuhay. Masaya sila sa pagdating ni Leonardo sa kanilang buhay. Bagamat mahirap ay napapawi naman ito sa mga oras na kasama nila ang kanilang anak. Sa lugar kung saan sila naninirahan, ang tangi lamang na pinagkukunan nila ng salapi ay yung paminsang-minsang pagpa-part-time nilang mag-asawa bilang isang magsasaka. Pinilit nilang mapag-aral ang kanila noong anak. Nakapag-aral naman ito ng ilang mga baitang, pero dumating din sa punto na hindi na nila kayang mapag-aral ito, kaya napagdesisyonan nilang itigil na ang pag-aaral ni Leonardo. Sa kanilang maliit na bukirin ngayon, inilaan ni Leonardo ang buo niyang pagkabata. Dito na rin sa bukid siya nagbinata at naging ganap na lalaki. Isang araw, buwan ng Oktubre taong 1944, si Leonardo noon ay may gulang na 21. May ilang grupo na nangahas pasukin ang kanilang bahay. Sa loob ng bahay, andoon noon ang kanilang padre de pamilya na si Juan. Ang grupo na ito ay may misyong manloob at kunin ang ilang mga alagang hayop ng pamilya. Dahil sa dami ng miyembro ng grupo, na isipan ng kanyang nag-iisa lamang noon sa bahay na ama na manatili na lamang sa loob ng bahay at huwag nang manlaban. Gayunpaman, ang ilan sa kasama ng grupo ay pinasok pa rin ang kanilang bahay. Nakita nila ngayon si Juan at doon walang haba siyang pinagbabaril. Masasabi ko na noong mga panahon na ito ay naglipa na ang mga masasamang loob, desperado at walang sinasanto, dahil bagsak din ang ating gobyerno dahil noon nasakop tayo ng mga Hapon, kaya kaliwat kanan ang karahasan sa buong Pilipinas. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ni Leonardo at ng kanyang asawa ang wala ng buhay nilang padre de pamilya, at ang pangyayaring ito ang magiging mitsa ng pagkakakilala natin kay Leonardo bilang si Nardong Putik. Marahil tulad ko rin kayong nagtataka kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng ipangalan, Nardong Putik pa ang ipinangalan kay Leonardo Manesha. Well, base sa mga nabasa ko, ang bansag sa kanya na ito ay kinuha rin sa kanyang namayapang ama na may alias ding Juan Putik. Nakuha ng kanyang ama ang bansag na ito dahil sa kayumanggi niyang kutis na namanan naman ni Leonardo, hence the name Nardo from Leonardo, then Putik. Taong 1945 nang magkaroon ng pagkakataong maging isang pulis si Nardo. Ito ay sa tulong noon ng ninong niya na isa ring mayor. Pero ang karir niya bilang pulis ay mabilis ding mawawala sa kanya dahil sa pagpapatalsik ng ninong niya bilang isang mayor. Gayunpaman, mabilis din naman siyang nakahanap ng trabaho. Hindi nga lang pulis, pero si Nardo ay naging isang bus driver. Base sa ilang mga report, ang pagkamatay ng kanyang ama ang isa sa sinasabing dahilan kung bakit naligaw ng landas si Nardong Putik. Alam nyo, inamin niya rin na noong nasa tungkulin siya bilang pulis ay gumawa na rin siya ng kaliwat kanang kabalastugan. Kabilang narito ang pangungotong, robbery, carnapping, gamit ang kanyang service firearm. Ganon din ang naging tema noong nagtatrabaho siya bilang isang bus driver. Sumasideline-sideline siya sa ganitong klase ng trabaho, at dito sa pagkakataong ito ang pangalan niya ay naging matunog sa mga pulis. At nabansagan na rin siya noon na kung gagamitan ko ng terminolohiya na ginagamit natin ngayon ay masasabi kong cancer ng lipunan. March 1947, nang si Nardong Putik ay naaresto ng mga pulis, patong-patong ang naging kaso niya noon. Pero isa sa mabilis na naipasang parusa sa kanya ay ang kasong illegal possession of firearms. Sinentensyaan siya ngayon ng 6 na buwang pagkakakulong sa Muntinlupa Jail. At makalipas ang 6 na buwang pagkakabilanggo ay bumalik siya sa kanyang hometown. Pero sa pagbalik niya sa kanyang lugar ay para siyang naging highlight sa kanilang lugar. Kumbaga, madalas siyang binubuli dahil marami ang taong galit sa kanya. Tuluyan na rin siyang nilayuan ng dati niyang mga kaibigan. Kaya minarapat ni Nardong Putik na lumayo sa kanilang lugar upang makapagsimulang muli. Sa kanyang pagbabagong buhay ay nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking barkong pangisda. Naging maayos naman ang buhay niya, naapagpadala siya ng maayos sa kanyang ina. Pero 2 taon ang lumipas na dawit na naman ang pangalan niya sa isang pagnanakaw kasama ang ilang mga kaibigan. Guilty ang naging hatol sa kanyang kaso noon at binigyan siya ng 18 buwan na pagkakakulong. Pero si Nardong Putik ngayon ay parang nagmala Alcatraz escape sa kulungan at misteryosong nawala.
At dito ngayon papasok ang sinasabing anting-anting na daladala ni Nardong Putik. Ito ay urban legend lamang, ano, maaaring ito ay may katotohanan o isang malaking kasinungalingan lamang. Ang kanyang anting-anting di umano ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang hindi tablan ng kahit na anong bala at bigyan siya ng kakayahang hindi makita ng sinuman. Sa ilang beses niyang pagkakakulong ay naramdaman niya ang hirap ng isang tao na makulong. Pero ang pangyayaring ito ay ang mas nagpatibay pa sa pagkatao ni Nardo. Sa kanyang muling pagkakawala sa kulungan ay nagsimula ang malamafia niyang buhay. Sa isang maliit na lugar sa Cavite ay nakabuo siya ng grupo kung saan hawak-hawak nila ang isang lugar. At doon nagbabahay-bahay at pumupunta sila sa mga may-ari ng malalaking bahay, sakahan, tenant at mga magsasaka. Ito ay upang manghingi ng bayad kapalit ng protekta ng grupo ni Nardong Putik. Sa mga hindi nakakaalam, ano, noong unang mga panahon ay maraming grupo ang siyang nangingikil sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Walang magawa ang mga tao dito kung hindi sumunod na lang. Minsang nagkakaroon ng sagupaan ang dalawang grupo na siyang ikinamamatay ng kanilang miyembro. At doon, ang grupo ni Nardong Putik noon ay ang naging angat sa lahat ng grupo sa Cavite. Ang hindi makapagbigay noon ay sinasaktan o kaya naman kinukuhanan ng kung anumang gamit ang pwede nilang makuha. Bagamat sakit sa ulo ng karamihan ay may ilang residente ang pabor dito. Dahil tulad ng nasabi, pinapalitan naman nila ito ng proteksyon laban sa ibang grupo na magtatangkang guluhin sila. Isa pa dahil sa pamamalakad ni Nardo sa lugar ay nai-report na wala ni isang gumawa ng kahit na anong pagnanakaw, kay small time man yan o big time. Ito ngayon ay parang naging kahihiyan sa mga pulisya na ang ilan ay mas kinakampihan pa si Nardo. Mas lalo ngayon pinahigting ang paghahanap sa mailap na si Nardong Putik. Isang araw ay may dumating na tip sa kanila na ang kanilang target ay magpupunta sa isang bukirin upang bisitahin ang isang mahal niya sa buhay. Kinabukasan, nang makita nila si Nardo, nagkaroon sila ngayon ng matinding engkwentro. Dahil sa dami ng mga kapulisan noon sa lugar, ang ating bida ngayon ay walang nagawa at doon naisipan niya na lang na sumuko. At dito naging matunog na naman ang usaping may taglay na anting-anting si Nardong Putik. Ito ay dahil nagtataka ang mga pulis na umaresto sa kanya at nagtatanong na bakit galos lang ang kanyang natamo gayong pinaulanan nila ito ng bala. Muling nabalik na naman sa kulungan ng ating bida. At dito sa pagkakataong ito, hindi na binigyan pa ng pagkakataon na makapagbagong buhay muli si Nardo. Sinentensyaan siya ngayon ng halos 200 taong pagkakakulong. Alam natin at kilala na si Nardong Putik sa labas ng kulungan. Pero ang hindi niya alam ay sa loob ng kulungan, ang pangalan niya ay matunog pa rin. Itong kasikatan na ito ang tumulong sa kanya na maging isang mayor na kung tawagin sa loob ng kulungan. Lumipas ang ilang mga buwan, ibinaba ang lugar kung saan siya nakapiit. Mula sa kung tawagin natin ay maximum security prison, ay ngayon ay nasa living out prisoner na siya kung tawagin. Ibig sabihin ay malaya na siyang lumabas at magpunta sa mga lugar kung saan hindi na sobrang higpit ang seguridad. Pero nakatadhana na talaga na itong ating bida na hindi makulong dahil guess what? Nakatakas na naman siya sa kulungan dahil sa tulong ng isang politiko. Tinulungan siya dahil si Nardong Putik ay maituturing na blessing sa mga kaibigan niyang politiko dahil ang grupo niya sa labas ng kulungan ay ang madalas na hinahire ng mga korap na politiko para patumbahin ang kalaban nila sa kung anumang posisyon ang itinatakbo nila. Lumipas ang ilang mga buwan, ang NBI noon ay may ikinasang raid sa isang plantasyon ng ipinagbabawal na damo. Malas lang nila dahil sa lugar kung saan nila gagawin ang raid ay pinoprotektahan ito ng none other than the kilabot Nardong Putik. Noong mga oras na ito, ang mga pulis noon ay mayroong bilang na 8, samantalang ang kay Nardo naman ay lagpas 12. May mga dalang pistol ang mga pulis at si Nardo naman ay ang bawat isa sa grupo niya ay may dalang matataas na kalibre ng baril. Halimbawa na rito ang Armalite at AK-47. Alam nyo, hindi nagtagal ang kanilang sagupaan kasi overkill nga naman. Nang makita ng mga pulis ang dalang mga baril ng grupo ni Nardo, ay alam ng mga pulis na wala silang laban. Tumawag sila ngayon ng backup sa pinakamalapit na headquarters nila at doon humingi ng tulong. Ngunit habang papataka sila, napansin nila na kulang sila ng dalawa. Doon lamang nila napagtanto na ang dalawang kasamahan nila ay nabihag ng grupo ni Nardo. Noong dumating naman ang additional reinforcements ng mga pulis, tumambad sa kanila ang labi ng kanilang kabaro. Ito ay duguan at may tama ng balas sa muka. Makikita rin na labas na ang utak sa isa sa dalawang pulis na ito. Base din sa mga report, mababatid na may tanda ng pagsipa at pagpapahirap sa dalawang pulis.
Sinuyod nila ang buong lugar pero wala na silang Nardong Putik na naabutan. Pero sabi nga nila, walang forever. Hindi batid ni Nardong Putik na hindi sa lahat ng oras ay maililigtas siya ng maalamat niyang anting-anting. Sa mga nakakaalam talaga kung paano gumagana ang anting-anting ay may ilang ipinagbabawal na gawin ang isang tao na nagtataglay nito. At kung sakali man nagagawin mo ito ay pansamantalang mawawalan ng bisa ang gamit mong anting-anting. Ilan sa mga hindi dapat gawin dito ay ang pag-inom ng alak, paigipagtalik at pagdadasal habang daladala ang anting-anting. Ngayon, hindi natin siyempre malalaman kung may isa ba rito ang sinuway niya. Pero isa ang sigurado tayo. October 10, 1971, habang trikang araw, ang pinagsamang PC o Philippine Constabulary at NBI ay full force sa paghuli kay Nardong Putik dahil nagkaroon sila ng intelligence report na sinasabing namataan si Nardo sakay ng isang Chevrolet sa kahabaan ng Panamitan at talon sa Kawit, Cavite. Mabilis na kumilos ang buong kapulisan noon at nagtayo sila ng mga checkpoint. At tumpak nga ang intelligence report na natanggap ng mga polis. May isang kotse noon na Chevrolet Impala na dumaan sa isa sa kanilang checkpoint, pero ang siste ay hindi ito tumigil. At di umano, ang sakay ng kotse ay nagpaputok sa kanilang mga kabaro. Agad naman itong ginantihan ng mga polis, tinadtad nila at pinaulanan nila ito ng bala hanggang sa ang sasakyan ay huminto. Unti-unting tumigil ang sasakyan. Makikita na ito ay full rig at punong-puno ng bala. At kumpirmado na si Nardong Putik nga ang sakay ng sasakyang Chevrolet. Ang kanyang mukha noon ay hindi na makilala dahil sa sobrang dami ng bala na tumama sa ulo at sa katawan niya. Ngayon, ang nauna kong nabanggit ay ang masasabi kong official statement ng mga polis sa pagkamatay ni Nardong Putik. Pero noong kasagsagan ng kanyang pagkamatay ay mayroong unofficial na versyon ng pangyayari. Ito ay base sa mga kaibigan at katrabaho niya na di umano sa kaparehong oras na nangyari ang engkwentro ay may mas nauna pang grupo na nakapag-pinpoint sa kinaroroonan niya. Ito ay sa kalapit na resort kung saan din nangyari ang engkwentro. Ngayon, nilasod daw si Nardo at noong wala na siyang malay ay inilagay siya sa sasakyan at ipinormang nagmamaneho. At pagkatapos dito ay walang pusong pinagbabaril ng mga polis ang walang kalaban-laban na si Nardong Putik. Isa lang ang mababatid sa unofficial statement na ito. Alam natin na si Nardong Putik ang isa sa pinakapinaghahanap ng mga otoridad noon, kaya hindi niya babalaking umalis ng walang kasamang bodyguard. At take note sa kalagitnaan pa ng sikat ng araw. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Nardong Putik. Congratulations, isa ka sa mga nakapunta sa dulo ng ating video. Isa ka ngayon sa 5 taon na pwedeng manalo ng plate sign worth 600 pesos at worth 3,000 pesos naman sa grand draw. Simple lang ang kailangan mong gawin. Pumunta sa Facebook page ng plate sign, i-like ang kanilang page at mag-share ng kahit anong post nila sa kanilang timeline na may hashtag na Kaalaman plate sign. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!